So, yun mga katulis. So, meron akong bagong bililing pyesa dito, pang Honda Click 125. Yan. So, ito, pakita ko na sa inyo. Ito yung binili ko na Tar Hugger version 2. Actually, pang Airblade to mga katulis, pero kakabit natin. Ito yung kakabit natin kasi napudpud na yung ano natin mga katulis, yung Tar Hugger natin dahil nasira na yung sub-assy natin. Kaya bumili rin tayo ng sub-assy. Ayan, ito. Ang issue ng sub-assy ko, ito, ayan, yung pinaglalagyan ng lock is na nabali na. Kaya maluwag yung Tar Hugger natin. So ito, nabili ko to sa Shopee, parang 550 pesos lang. Kaya siya mura kasi hindi ko na sinama yung reservoir niya at saka yung cover, dahil meron naman tayo ng cover at saka nung reservoir, hindi na ako bumili. Kaya ito, 550. Pero pagkakasama yun, nasa 1,000 ata. So, pakita ko sa inyo yung lubog ni Gligi, yung sira ng Tar Hugger. So, yan mga katulis, ayan o, makikita nyo lubog na. Ito. Kaya palitin na talaga, naubos ng gulong. Ayan o, tsaka kung makikita ninyo, yan, maalog na siya. Kasi nga, sira na yung ano natin. Kaya kung mapapansin nyo ito mga katulis, yan, sira na yan. Kaya papalitan na natin siya ngayon. Okay, simulan na natin to. Next mga katulis, ayan, tatanggalin natin to, yung pinagkakabitan ng ram air natin para matanggal natin yung sub-assy. So ito lang tatanggalin natin dyan. Ayan, pagka medyo lumuwag na, all goods na yan, may hila na yan. Tulak lang natin. And that's it, okay na yan. Tapos mga katulis, ito, gutin natin to. Okay, tanggalin. Okay. Tsaka natin ngayon tatanggalin yung dalawang 10mm sa ilalim. Tanggalin na din natin to mga katulis. Pag nahugot nyo na lahat ng tornilyo na natanggal natin, pwede nyo na siyang hugutin. Okay. Tanggalin lang natin to. Ito na yung sub-assy natin na sira. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga katulis na sira nyo. Yan, masyado na siyang maluwag kaya gumagalaw-galaw na yung Tar Hugger natin. Yung papalitan natin. Dahil hindi naman nare-remedyohan to, isang buo na lang yung binili ko. Mura lang to, nasa 180 lang ata to or 200. Tapos itong ram air natin, yan, gagamitin pa natin to, hugutin natin. Gamit lang tayo ng Phillips screw. Yan. Ayan, pwede nyo nang ugutin yan. Ayan, ito na yung ram air. Ito yung sub-assy. Ayan, tapo na to. Next mga katulis, dito naman tayo magpo-focus sa Tar Hugger natin. So tanggalin muna natin itong cover tsaka yung lock nya dito. Wala na rin pala akong coolant, ubos na. Buti na lang, papalit na tayo ngayon. Okay. Tapos yung mga hose, yan, tanggalin na natin. Gutin lang natin to. Oh.
Ang ganda pagka walang ano eh, no? Cover. Labas na labas yung ND rubber natin. Ayan, sa mga magtatanong ko ano yung gulong ko, ayan, ND rubber po iyan. Ang model ay NDCT. Tapos ang sukat sa likod ay 9090x14. Tapos 8090 naman sa harap. So, stock tar lang ng 125. Okay, next to. Tatanggalin na natin to. Tapon na yung coolant. Pero bago nyo itapon to, mga katulis, make sure na makukuha nyo itong mga lock nya. Kasi hindi nyo malalock to sa bago nyo kung hindi nyo kukunin to. Yan, kunin nyo yung mga lock. Okay, yan. Tapos, wala na, clear na tayo dito. Ito, pwede na natin itong i-dispatch ha, kasi wala na paggagamitan. Ngayon, mga katulis, ito, yan, hugasan muna natin yung panlabas niya bago natin ikabit uli. Okay, hugasan muna natin. Yan, punasan na natin. Ah, diba? Mukha na ulit bago. Kaya hindi na ako bumili nung extra ganito para syempre makatipid tayo kasi okay pa naman to. Yung mismong tarhugger lang yung kailangan natin palitan. So pati to, mga katulis, yan yung ram air natin. Yan, nalinis ko na din kahit papano. Tara, kapitan natin to. So ito yung mga lock. Yan, huwag nyo kakalimutang ibalik to. Tapos yung sub assy. Yan, ito. Ibalik na natin tong binili natin. Okay, ayan, install na natin, nabalik na natin. Ayan, yun yung loob niya. So ito, ikakabit na lang ito, mga katulis, mamaya. Install muna natin itong ating tire hugger. Ayan. Ayan, ito yung dalawang hose. Pagdidikitin ko lang yan. Ayan, kailangan sagad, mga katulis, para hindi siya tumulo. Tapos ipasok na natin dito. Okay. Pogi. Yan, nakabit na natin yung ating tarhugger na version 2 or yung pang airblade kung tawagin. Yan, nakabit na natin siya. Tapos ngayon magre-refill na lang tayo mamaya ng coolant tapos yung cover. So ngayon, kakabit naman natin tong isa. Yan, ito. Kabit natin to. Dito tayo sa kabila. Yan. Dito, yan, yung mga wirings dito, mga katulis. Wala kayong poproblemahin dyan kasi kung paano nyo lang siya binaklas, ganun nyo lang din siya kakabit. So kailangan pantay lang. Okay, so ito yung clearance nung ang tag dito, ito yung clearance nung tire hugger sa gulong. Yan. Ito yung lock na ilalagay natin dito para magdikit yung sub assy tsaka yung tire hugger. Balik na ulit natin tong ano, ram air. Nipitin na natin. Tapos itong cable. Yan. Balik na natin to.
Tapos ito, ilusot niya dito. Tapos dito. Tapos dito. Yun. Balik na natin yung dalawang 10mm sa ilalim. Okay mga katulis, yan, ikakabit naman natin itong ating drain plug tube. Sama to sa binili natin last time. Yan. Gusto nyo mag-order nito sa Shopee, meron. Drain plug lang, search nyo. Okay. Itong washable air filter natin mga katulis, ang brand nito RS8. Ayan. So na-washing ko na siya, pinapatuyo ko lang bago ko ilagay. So lagyan muna natin ng coolant yung motor natin. Okay? So, okay, tanggalin lang natin itong takip. Ayan. Tapos refillan na natin. Gamit kong coolant, ayan. Okay, pang Honda talaga siya. So mabibili nyo ito sa kasa, nasa 400 ata ito. Okay, lagyan na natin. Ayan. Pag maglalagay kayo dito lang lagi sa may taas ng upper level. Huwag nyo kong isasagad hanggang dito. Kasi aapaw lang yan. Ganyan natin. Ayan. Okay na yan mga katulis. Ayan, sa taas lang siya ng upper. Huwag nyo pupunuin. Pwede nyo naman kasi i-monitor yan. Isang screw lang naman yung tatanggalin ninyo. Ayan. Always check your coolant reserva kung meron pa. Pwede na nating ibalik to mga katulis. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, may butas dyan. Ayan. Dyan yung mamomonitor kung naubusan na kayo ng coolant o hindi. Okay. Tapos na tayo. Install na lang natin lahat ng mga piyesa ni Klee.